ngayong episode ng Kwentong Hoop X, ang tinaguriang Super Andres ng Pandakan, Manila. At isa sa mga players na napasama sa bagong serye dito sa Hoop X Basketball, ang Hoop X Elite. Kilalanin natin ang point guard na si Art Andres. Welcome sa panibagong episode ng Kwentong Hoopx. Ngayon naman, dadako tayo sa Pandakan, Manila. Oy. Kikilalanin natin ang Super Andres. Yan. Sa mga ka-Hoopx dyan na sumusubaybay ng hari ng lockdown, nakita niyo yung stint niya sa 1v1 challenge natin, di ba? Siyempre, pagbibigyan natin mga request ng ating mga ka-Hoopx dahil sobrang daming nagko-comment ng pangalan ni Art Andres. Hindi na natin patatagal eh. Huwag na. Let's go! Game ball! Nice game! Let's see. Shoutout din sa'yo, sir. Sir Lalan, Kalawit, Bossinggan. Shoutout sa mga tiga-Pandakan. 10-11 zip code natin. Tandaan nyo. Andres, man! Talaga! Ako nga po pala si Art Andres, 24 years old. Position point guard, taga-Pandakan, Manila. Isinilang noong April 23, 1996, dito sa Pandakan, Manila, kung saan rin siya nagsimula magsanay ng basketball sa murang edad. Mahilig raw talaga sa sports itong si Art. Elementary, naglalaro ng basketball grade 3. Pero di lang basketball laro ko nun. Laro ko talaga sepak, takraw dati. Tsaka kung ano-ano, volleyball, baseball, soccer. Hanggang high school, sa second year, yun, nagbasketball na ako. Na-impluensyahan talaga ako nung papa ko. Kasi naglalaro talaga siya, kilala rin siya sa amin. Si Nante, Nante Andres. Kaya nag-forsige rin ako maglaro na. Nahasa din ni Art ang kanyang pagbabasketball sa padayo-dayo sa iba't ibang barangay sa Maynila. Bata ako. Kasi payat pa ako nun, nasa maliit. Pag dadayo kami, lagi akong cup lang. Bawal akong magbuo. Sabi ko nga nun, sabi ko, pag lumaki ako, di na ako magpapa-up sa inyo. Parang ganun na sa isip ko. Pero noong nasa 4th year high school itong si Art, kung saan miyembro siya ng varsity team ng kanilang eskwelahan. Nagkaroon ito ng alitan sa pagitan ng kanyang high school coach na nagdulot ng malaking dagok sa kanyang buhay. Ano sa naranasan ko yung ano eh, hindi ako nakapagtapos ng high school ko. Kasi gusto ko talaga maglaro ng college. Sakit lang. Hindi ako nakapaglaro ng college. Nagka-problema lang din ako sa academic nila. Kaya pinush ko na lang yung sarili kong maglaro sa mga ligang labas. Yun, medyo kumikita naman. Tinuloy-tuloy ko na. Mula noon, nag-focus na si Art sa basketball. Kumuha ng experience sa mga barangay leagues. Hanggang maarating sa mga commercial leagues na pinagkukuhanan niya ng kanyang mga pangangailangan. Naglalaro rin ako sa mga commercial league. Malaking pa sa akin bagay kasi nakatulong din po sa akin sa mga pampadagdag ng mga skills. Tsaka nakatulong na rin po, kumikita po paunti-unti. Minsan binibigay po mga 500, minsan 1,000, ganun. Isa rin si Art sa mga pinakabata na import na kinukuha sa mga panalay o mga ligang labas sa mga probinsya. Mga
paglalaro po sa mga ligang labas. Mga probinsya din, Mindoro, Pampanga, Romblon, sa Bulacan. Nakasama pa nga sila ni Brian Ashanti Cabrera sa isang liga sa Palawan. At isa rin ito sa di niya malilimutang laro sa kanyang pagbabasketball. Sa Palawan, naglaro na rin ako. Nakasama ko, ayun, nasinama ko ni Kebray Ashanti. Ayun din yung unang nalaro ng malaking pustahan talaga sa El Nido Palawan. Umabot kami ng finals at napag-champion namin ni Kebray yung team namin sa Palawan. Masarap sa pakiramdam kasi maraming nagtitiwala sa laro ko. So, bibigay ko naman yung lahat pag kinuha ko. Kahit tutulong ako sa team talaga. Pero isa sa highlight ng basketball career ni Art ay nang napasama siya sa elite camp ng Nike Rise noong 2015. Kung saan nakapag-training siya sa pamumuno ni Coach Chot Reyes at dating PBA player na si Jimmy Alapag. Nag-tryout po kami sa may San Andres Complex. Ayun, sobrang dami nang pumunta nun. Swerte lang talaga, napili pa kami nun. 50 lang po ata yung pumasok nun, pero sobrang dami dahil yung nag-tryout. Only 12 of you are going to make it. To help, to motivate you, to give it your best. Okay na okay yung experience dun. Parang mayaman ka talaga dun. May mga bantay ko pa sa labas ng kwarto mo, sa hotel. Maiihi ka nga lang, may security guard ko pa eh. At dito, nakasalamuhan niya ang isa sa mga NBA superstar na si Paul George. Yung pinakamaganda rin na experience ko sa Nike Rise, yung nakalaro ko si Paul George. Isang NBA star. Pati yung mga ibang elite player ng Manila. At dahil kanselado lahat ng mga amateur leagues dito sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic, nawalan ng kabuhayan si Art sa nagdaang mga buwan. Dahil dito, kinailangan niyang dumiskarte para rin sa kanyang mga anak. Nung nag-umpisa yung lockdown, di ko talaga inaasahan na matatagal talaga itong pandemic ito. Di ko talaga ni-expect, kala ko saglitan lang. Tapos nung tumagal yun, ang hirap pala. Walang income, walang basketball. Ayun, buti na lang may mga mabait na boss. Ayun, salamat sa inyo mga boss, alam na kasi niyo yun. Ngayon, sumaside din ako ngayon sa mga, minsan sa mga racket, mga benta-benta sa social media. Tapos pa-ending, mga tropa ko, sa Lazada, nagde-deliver ako. Yung ginagamit kong motor po ng lolo ko, yun, hinihiram ko lang, pinapagasan ko lang tuwing nagde-deliver ako. Yun, tapos pag may mga konting kita, bili ko agad ng pangailangan ako. Thank you din sa tito ko, Nino. Tito na ninong ko na kumagabay sa pamilya namin. Yun, kay Ninong Dodoy, kalatatay Lowy. Tala na na ore. Hindi man siya sinuwerte na makatungtong sa Collegiate League. Hindi sinayang ni Art ang ibinigay sa kanyang talento sa basketball. Pinagsikapan niya ito at nakapagbigay sa kanya ng maraming oportunidad. At mapasa hanggang ngayon, patuloy ang kanyang pagpupursige para maabot ang kanyang pangarap. Nakilala natin si Super Andres. Grabe pala talaga. Grabe talaga. Laman din pala talaga to ng mga ligan labas. Kung tawagin natin ay Panalay. So ang daming MVP pala nito sa mga commercial leagues. Laman talaga siya ng mga liga. No? Sa putok na putok talaga yung pangalan niya. Kasi ito nyo, nirequest na ng mga ka-upics natin. Sobrang dami talaga nag-request yan. So isang karangalan, ma-featured natin at makasama natin siya. Saludo kami sa'yo, Idol. Yan, Super Andres, kasi syempre, di ba, may lockdown tayo, yung mga racket-racket nyo, di ba? Para lang mabuhay ang inyong pamilya. Kung may nais pa kayong makita, yan, na mga idol nyo, bakit hindi mo i-comment dyan? Bakit kaya hindi mo i-comment? Yan, diba? Oh. Syempre, palagi tayong makikinig sa mga ating mga subscribers. Yes. Yan, syempre, don't forget to subscribe pa rin sa Hoopex Basketball PH, di ba? So yun mga ka-Hoopex, until next episode, peace! Thank you Hoopex Basketball. Shoutout pala kaya ng si Hito at si Jerome Segovia. Yun, binabati ko rin yung mga anak ko. Tropang SJ, kay Mekem. Tropang Manggaan, kala Joey. Yun, saka yung si Boss Ken Terrazona.